Hello, welcome back ulit mga chinggu sa ating channel. Pasensya na ngayon lang ako nakapag-upload ng video ulit. Alam nyo na lockdown tayo at busy na din sa ibang gawaing bahay. So ang ating pag-uusapan natin pala ngayon ay tungkol sa mapa o mismong globo ng One Piece. Kung ano ang mga napapaloob dito. At kahit ako guys, nalilito din eh. At syempre, bago mo umpisaan ang video na to, okay lang ba pa-subscribe ako sa ating channel? At like na din, masaya na ako dun guys. So tara, alamin na natin. Okay, napili ko tong topic natin ngayon kasi kahit ako ay nahihiwagaan sa mundo o mapa ng buong One Piece. At palagay ko ang iba din sa inyo ay ganun din. Umpisahan natin ito sa kanyang hugis. Syempre katulad ng ating mundo, bilog din ito. Pero kakaiba ang pagkakaayos at napapaloob sa mundo ng One Piece. Kung mapapansin nyo, meron itong guhit sa gitna na tinatawag nilang Grand Line. Speaking of Grand Line guys, napakaraming napapaloob dito ng mga isla. At hindi ka basta-basta makakapunta sa isang isla dahil malakas ang mga magnetic wave ng tubig dito. Pero kailangan mo pa gumamit ng Lagpus at Eternal Pus dito guys ha. Ito yung bilog na sinira ni Luffy, yung Eternal Pus, papuntang Raftel mismo. Dahil ayaw niya itong puntahan agad. At gusto niya, siya mismo ang makaalam kung paano pumunta ng Raftel. Ayun nga guys, yung Lagpus ay siyang magagabay sa'yo papunta sa isang isla. Pero hindi basta-basta ang paggamit nito ha, dahil kailangan mo pa ng isang instrumento. Ito nga yung Eternal Pose. Dahil yung loob ng Eternal Pose ay may magnetic wave na kung saan ituturo ka nito kung nasaan mismo ang isang isla. At for the backup ng Log Pose. At isa pa guys, sa magkabilang panig ng Grand Line ay may tinatawag na Calm Belt. Ito yung kapag ka napunta ka dito is walang kahangin-hangin. Diba ang mga barko sa One Piece ay yung parang sinaunang barko, yung parang barko nila Magellan, hangin yung nagpapatakbo. Bali kapag ka napunta ang isang barko sa Calm Belt, ay hirap na ito makaalis. At dito din naninirahan yung mga seeking. At kung naaalala nyo pa sa isang episode ng One Piece, ang Straw Hat Pirates ay nakapasok sa Calm Belt. Pero si Mary pa yung ship nila dito ha. At dito nga sa episode na to ay nabit nila ang mga seeking. Kung hindi lang nabahin yung isang seeking eh malamang di sila makakaalis sa Calm Belt. At siya nga pala guys, sa mismong Calm Belt ay may isla din dito. Ito yung Amazon Lily kung nasaan nakatira si Boa. At kung mapapansin nyo, sa globo ng One Piece ay may naghahati dito na linyang kulay pula pababa. Ito yung tinatawag na red line. At ang red line guys ay isang kontinente pahaba. At siya din ang umahati sa apat na parte ng mundo ng One Piece. Ito yung East Blue, West Blue, North Blue at South Blue. At napakataas nito, kumbaga para isa itong bundok na lupa. At isa pa guys, sa taas ng red line ay dito naninirahan ng mga Celestial Dragon at World Government. Eh ang tanong, paano ka makakapunta sa kabila? Eh kung isa itong napakataas na lupa pahaba. At kung nasa taas ka naman dadaan, nandun naman ang World Government. Eh sino naman tangang pirata ang dadaan sa ibabaw ng red line? Eh alam naman eh nandun nakabase ang World Government. Dito napapasok yung kaisa-isang daanan para makapunta sa kabila ng panig ng red line. Ito yung underwater tunnel na kung saan dumaan sila Luffy. Dito kung naaalala nyo pa. At nabanggit ko kanina yung red line ay siya naghahati sa apat na panig ng tubig sa mundo ng One Piece. Yung East Blue, South Blue, North Blue at West Blue. Sa gitna kasi ng East Blue at South Blue ay tinatawag itong Paradise. Sa kabilang dako naman, ang North Blue at West Blue, ang pinakagitna nila ay tinatawag niya New World. At dito nga ang present story ng One Piece ngayon. Siyempre, nasa New World ang buong Straw Hat Pirates. At hindi basta-basta ang New World guys ha. Kasi ang normal lagpus na ginagamit nila sa Paradise ay hindi gagana sa New World. Bali may sariling lagpus para sa New World. Ito yung tinatawag nilang New World lagpus. Ito yung tatlong bilog. Kaya nga pala guys, ang New World pala ay hindi kontrolado ng World Government. Unlike sa Paradise. Kasi sa New World, ang kumukontrol dito ay ang mga Yunko. Dahil sa New World kasi ay may mga sarili-sarili silang isla dito. At siya nga pala, dagdag ko pa, yung red line is nakapaikot sa globe ng One Piece. Bali 2 times mo siyang masasalubong, kumbaga ganito yung itsura niya. Yan, ganyan. So halimbawa, nasa East Blue ka, papunta ka ng South Blue, or pupunta ka ng Paradise.
ay dadaan ka muna sa Reverse Mountain. At dito nga dumaan sila Luffy sa Reverse Mountain. Ang tanong, paano nakapunta sila Luffy sa New World? Sa kabilang dako kasi ng Red Line, ito yung sinasabi ko kanina na underwater tunnel. Bali, nakadaan na sila Luffy sa Reverse Mountain at sa kabilang dako ng Red Line, ito yung underwater passage papuntang New World. May idadagdag pa ako about sa ilalim at ibabaw ng dagat. Kasi kung mapapansin nyo sa mga past episode nila Luffy, nakapunta sila sa pinakailalim ng karagatan at pinakaibabaw ng ulap. Bali, papakita ko sa ganitong anyo. Halimbawa, ito yung pinakaibabaw ng dagat. Diba dito naglalayag yung mga barko? So 7,000 meters mula sa ibabaw ng dagat, nandito yung sinasabi nilang underworld of the sea. At dito nakalaban ni Luffy ang isang kraken, yung malaking octopus, at dito nga tinulungan sila ng kraken. At isa pa guys, may mas malalim pa sa 7,000 meters. At ito yung 10,000 meters seafloor. At nandito nga yung sinasabi nilang Fishmont Island, kung naalala nyo pa. At dito nakatira ang isa sa ancient weapon na Poseidon. At yun nga si Shirahoshi. At kung akala nyo, ayan lang ang dagat sa One Piece. Meron pa, ito yung Sky Ocean naman. Bali, 7,000 meters pataas naman tayo. Bali, tawagin na lang natin itong White Sea. Kasi diba kung naalala nyo pa, sa pagpunta nila Luffy, si Usopp bigla na lang nagdive sa ulap. Naakala niya tubig ito. Muntik na nga siyang mamatay, diba? At isang paraan para makapunta sa Sky Ocean, ito yung knock upstream. Ito yung tubig na sobrang lakas na pressure ay iaangat ka pataas. At may pinakamataas pa sa 7,000 meters. Ito naman yung 10,000 meters mula sa sea level pataas. At pinakasikat nga dito ay ang Sky Pia Island, na kung saan nandito nakita ni Robin ang pangalawang poneglyphs. At nakasulat ang name ni Gold D. Roger. At madami pang isla na di pa natin alam. Like kung nasaan ang huling isla bago papunta ng Raptel. So ayan guys, pasensya na kung now lang ako nakapag-record. Alam nyo na, quarantine kasi tayo at busy sa mga gawaing bahay. Yung want magpa-shoutout nga pala mga loads, comment na lang. At saka nga pala, pa-like at subscribe na lang ako loads kung nagustuhan nyo yung aking video. Masaya na ako dun. Stay home lang lagi and see you on my next video. Salamat.